nabla-block, may na-blacklist simula na wala yung mag-partner. Hindi guys, sadya ka nilang talaga, hindi yung nakasanayan nila, hindi ganun ka, no? Parang hindi nila na-handle nung nakasanayan nila, tingin ko. Sa araw na ito, ay pag-uusapan natin ang stats nga nila H2O at MP The King sa first half ng MPL Season 9. MP The King, naungusan na nga ba sa H2O? NXP, nasa Manila na nga agad kagabi para hindi na malate mamaya sa laban nila kontra RSGPH. Maaga na bumiyahi, Dilar na lakasan kay Kibier. Inamin na malakas pa rin talaga ang Blacklist kahit wala ang B-Wise. Kel DJ, balik EXP laner na. Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Mamaya na nga kapatid ang napipintong laban na naman muli ng NXP EVOS kontra sa RSGPH na kung saan mukhang ang grupo nga nila MP The King ang nga harap sa RSGPH. Ating matatandaan na ang Cebol lineup nga ang humarap sa RSG sa una nitong pagtatapat nung nakaraan at hindi nga pinalad ang mga ito na manalo. At ngayon, ang solid na lineup nga nila MP The King ang haharap sa RSGPH na kung saan gigil na ngang ang mga ito matapos nga nilang hindi makalaro dahil sa traffic nung nakaraan. Dahilan kung bakit madalian lang silang naitlog sa Echo PH. Dahil sa default, kaya naman kagabi pa lamang kapatid ay mukhang bumiyahin na nga agad ang grupo nila MP The King sa Manila. Upang hindi na nga malate pa na may kita nga sa post ni Cadenza. Ayaw na nga nila maulit ang nangyari nung nakaraan dahil ayaw na nga ulit madisappoint ng NXP ang kanilang mga fans. Lalo na't kailangan na nga nila ng puntos ngayon kapatid dahil kung ating ang titingnan ang standing ngayon, nasa ikalamang pwesto na lamang ang NXP EVOS na may 11 na puntos na kung saan hindi nga nalalayo sa kanila ang Blacklist at Omega Esports. Kumbaga kapatid, isang series lang na panalo ng mga ito, tatabla na nga ito sa kanila. At kung hindi mananalo ang NXP, malaki ang tsansa na mahatak sila ng Omega o di kaya'y Blacklist sa ibaba ng ranking na ayaw nga mangyari ng NXP EVOS. Kaya para sure nga kapatid ang solid na lineup nga nila ang maglalaro para rito. Tandaan natin na lahat nga ng kuponan sa MPL na maglalaro ay natalo na habang ang lineup na ito ay wala pa rin nakakatalo. At dito nga kapatid, mas lalong tumataas nga ang stats na MP The King na madalas ngang ikumpara ngayon kay H2O. Sa first half kasi ng MPL kapatid, pumapangalawa nga si MP The King sa may mataas na GPM o gold per minute. Ito nga yung gold na nakukuha ng isang manlalaro sa isang minuto. Nangangahulugan lang naman ito na pangalawa sa MP The King sa pinakamabilis mag-gain ng gold sa mga laban. Ang nanguna nga ay walang iba kundi si Carl TC na alam naman nating wala ngang makakatalo sa lupit ng taong ito pagdating sa pagpa-farm. Mabilis kasi mag-rotate si Carl TC na talaga nga namang lamang na lamang sa mga core ngayon. Ngunit, ang pinagkaiba lang nila na MP The King, hindi nga parating nakakalaro sa MP The King kung ikukumpara mo kay Carl TC. Paano pa kaya kung maglalaro nga parati itong si MP The King, di ba? Sa pagpapatuloy kapatid, pangalawa rin sa MP The King pagdating sa KDA kapatid na kung saan talagang ipinapakita nga ng stats na ito na malupit talaga sa MP The King. Ngayon pa man, ang nangunguna nga ngayon ay si Benny Cutie.
Kahit medyo nawawala na nga yung killer H2O kapatid, alam kong maibabalik muli ni H2O yung dati niyang laruan. Dahil tandaan natin na kung hindi dahil kay H2O, wala tayong napapanood ngayon na NXP Evo sa MPL. Marahil hindi pa meta ngayon na H2O, pero asahan natin na muli ngang magbabalik yung prime ni H2O pag magbatak na muli ito ng sobra. Gayunpaman, lubos pa rin ang paghanga rito ni MP The King kapatid na nabanggit niya nga nung nakaraan sa kanyang interview. Sa pagpapatuloy kapatid, nung nakaraan nga ay nag-post si Kel DJ sa kanyang Facebook account ng kanyang performance pagdating sa pagiging EXP laner, na kung saan ang posisyon nga na ito ay dati niyang role noong naging back-to-back champion nga ang The King KLBJ sa Sans Park. Dahil nang malipat nga ito sa execution, dito nga nagsimula maging main jungler itong si KLBJ, at hindi na masama dahil nakapagkampyon nga sila sa MSC 2021. Sa ngayon, medyo maganda na nga ang nilalaro ng main 5 ng Omega Esports kahit na natalo sila kahapon, at medyo malabo pa ngang makalaro si KLBJ sa mga susunod nilang laban. Kaya naman, mukhang sa ibang role na nga muna, nagbabatak si KLBJ kagaya ng EXP laner na dito nga siya malakas. Sa palagay nyo kapatid, dapat na bang bumalik si Kel sa pagiging EXP laner niya? Ang kaso lang, maganda rin ang nilalaro na Renzo, na kung saan underrated nga itong tao na ito dahil hindi nga madalas napapansin kung gaano kagaling si Renzo bilang EXP laner. Well, abangan na lamang natin kung makakapaglaro pa nga ba si KLBJ sa kanilang mga laban. Sa pagpapatuloy kapatid, kahapon nga ay naganap na nga ang bakbakan ng Onyx PH at Blacklist International, na kung saan para sa akin naging dikit lamang ang laban, lalong-lalo na nga sa Game 1 na muntikan pa ngang makuha ng Blacklist ang panalong iyon. Ngunit kinapos pa rin ang mga ito, di kasi sila nakapag-tower lock dahil nabuhay na nga ang mga miyembro ng Onyx PH. Dito nga natin namimiss ang B-Wise dahil panigurado kung si Wise nga ang nag-lock sa tower, basag yun dahil fighter hero nga ang madalas na ginagamit ni Wise, habang si Kivier naman ay assassin heroes. Gayunpaman, sa pagkakataon kagabi, di talaga yun mababasag ng Blacklist dahil wala nga silang minions at buhay na nga ang mga miyembro ng Onyx PH. Kahit nga natalo ang Blacklist, lubos pa rin ang paghanga ni Dilar sa Blacklist, lalo na nga kay Kibier. Guys, Blacklist fan, love the game. Kaya nga eh, grabe sarap din talaga kalaban ng Blacklist guys. Bukod sa laban namin nung sa Echo, yung Blacklist rin talaga, Blacklist game. Pag Blacklist talaga kalaban namin, ang ganda talaga ng bakbakan, ang ganda talaga ng game. Utakan talaga, ganun. Ganda, pati jacket nila maganda eh. Pero feel ko, mas mahihirapan kami pag nandun din sila. B-Wise. Mas mahihirapan kami kapag nandun din sila. Mas mahihirapan kami. Diba, sorry. Kami yung ano eh, nagdidikta ngayon eh. Nung nakarang season kasi, yung Blacklist yung nagdidikta eh. Ngayon, kami naman yung ano, nagdidikta. Pero ang galing pa rin na talaga magaling. May iniisip ako. Malakas ba si Kevier? Oo naman, malakas naman talaga si ano, si Kevier guys. Mas matagal technical post kayo sa mismong Lord Fight. Kaya nga eh, nagkaroon kasi ng lag guys eh. Naglalag. May naglalag? Oo. Kay Marky, naglalag lagi siya. Si Marky, pati sa Blacklist, minsan naglalag din sila. Burger kayo guys! May concert si Madam KG sa Discord eh. Magko-concert pa nga. Naninibago ako sa hero mo pero galing pa din. Kaya nga, minsan ko nga lang magamit yan guys eh. Sino? Si Uranus. Minsan ko nga lang. Nagmukha mo na yun eh. May na Blacklist yung mula nang wala yung mag-partner. Hindi guys, sadyang nga lang talaga, hindi yung nakasanayan nila, hindi ganun ka, no? Parang hindi nila na-handle nung nakasanayan nila, tingin ko.
Tsaka iba ka rin kasi yung meta ngayon. Iba pa rin kasi yung ano, may ano, yung talagang literal na shot caller talaga, katulad ni Venus. Sa team. Kaya nahihirapan pa sila mag-adjust. Pero ang ganda ng laban naman ganun eh. Sobrang ganda ng laban. Talagang ano eh. Pakotakan tsaka jagilan eh. Game on nga, muntik pa kami matalo eh no. Muntik na kami matalo. Di ko na pa na dyan. Di talaga nila malalak no. Walang minions eh no. Tumabi eh. Oo. Di talaga malalak yung game on. Nanalo pa yun ang game man. Eh, di 2-0 dapat kayo noong ano. Saan? Nung napanalo nila game man, 2-0 kayo dapat. Oh, mas 0 to kami. Oh, mas 0 to dapat kami. Nanalo sila game man. Napilit nila yung ano eh, yung tao, yung mismong base namin. Nakabawi tuloy kami. Namatay sa kanila yung dalawang importante, di ba? Hmm. Ano ba namatay sa kanila? Esme tsaka Lancelot. Tama ba? Oo, yun yung naglaki. Oo. Esme tsaka Lancelot. Yung Esme kasi yung sa site eh. Tapos yung Lancelot, di ba? Hmm. Mag-reward. Tsaka hindi na yata makakontest yun eh. Hindi rin na makakontest yun. Kami na tatlo lang sila eh. Tapos lima kami. Kabado 20, game 1. Kami pin namin na, hindi kami matatapos talaga eh. Nung game 1 eh. Nung nagka-tower lock sila. Parang kung hindi nila na, yun, napilit yun siguro, hawak na nila mapa na. Hawak na nila mapa. Kung nang tayo nila, na panchado nila. Sino? Hindi ko lang, ba't sumunod sila ng ganun ko rin eh. Oo. Pero ang ganda nung ano nila nun, ano? Yung macro nila, no? Ganda nung ano nila. Yung mga basic nila ng mga tower. Yung macro, yung mga side push, mga ganun. Nahawakan nila. Pinapanos nila sa mga nila. Shout sa'yo, Rester Mayo. Hindi ko sa'yo, Ate Marian. Mira. Rad, saan na daw si Salvik? Hinahanap ni Camille. Nasa taas eh. Nagpapaingay o naglalakad. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.